buhay. Iba't ibang kulay, iba't ibang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali. Mga repa, peeps, tropa, lahat ng nakosa. Pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation. Start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi. Lahat na sulok pati dyan sa tabi. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night. Magandang gabi, mga Rema at mga Repa. Okay lang ba kayo dyan sa Gedli? Magandang araw kung saan man kayo naroon. Ano mang oras yan na nanonood kayo sa amin? Ako, marami salamat po. Ngayong Biyernes, meron naman tayong panibagong pet balong kwentuhan na pagsasamahan natin. At we're very much grateful to you. Marami salamat sa inyo. Patuloy na lumalago ang ating community. And I would like to give special greetings to all our members. Dumadami na po tayo ng uso. Thank you very much sa inyong lahat sa buong mundo, ha? Sa buong mundo. At siyempre dito sa Pilipinas. Kaya po, welcome po sa ating munting palabas kung saan chillax ang kwentuhan. Pero may mga bagong matututunan. Ito ang Discovery Night. Para simulan na ang katuwaan, konting pampainit na naman sa usapan. Dahil lahat ng komento at sa loobin ninyo, mga naiisip ninyo, ay welcome na welcome pag-usapan natin. Dito yan sa is commentary. Times are changing at kasabay ng mabilis na pagbabago ng panahon ay mga pagbabago rin sa maraming bagay. Isa na dyan yung dating culture. Yun, no? Siguro yung mga pagpe-flex, no? Noong panahon na normal na makikita mga magjojowa sa public places, meron pa kami nung araw. Ito ako kung nakaka-relate kayo, ha? Gulong-gulong sa damuhan. Wow! Kasi pag wala kang pera, dadali mo sa luneta. Parang kanta ni Rico Puno. Totoo yun, nung araw, gulong-gulong sa damuhan lang. Maglalagay lang ng sapin sa luneta. Please comment below and share your experience in luneta. Meron doon sa skating rink. Meron doon, yan. Yayadba ka lang ng etneb. Manghiram ka ng gulong. Or, pupunta ka doon sa tawid, doon sa likod ng kalabaw. Meron naman doon tindahan. Yung ating mga physically challenged individual. Ang serbedora. O, doon sa mabilihan ng hotdog. O, ng burger. O, ganun ang ginagawa nung araw. Yun ang old school. Papasyal ka sa luneta. O kaya tatambay ka sa Roas Boulevard kasi ang mall nung araw ko konti pa lang. Kaya ang pasyalan ng mga magjojowa sa public places, holding hands, ay yung mga lugar na may sariwang hangin, presko, sa lilim, hanggang sa dumilim. Yun lang po, hindi ko na kaya ikwento pag dumilim, no? Pero ngayon, normal na rin na magpapakita ng jowa sa post kasi digital age. No? Yan yung tinatawag nilang pag-flex sa jowa. At hindi lang po basta post-post yan, ha? Binablog pa yan minsan. Pero ang tanong na sasagutin natin ngayong gabi sa commentary ay, gaano nga ba ka-importante ang pag-flex ng relasyon online? Ang iba sasabihin, syempre, proud ako sa jowa ko. Kaya i-flex ko. Which is, I support you. Kaya talagang dapat ipagsigawan mo sa mundo kung gaano mo siya kamahal. May iba naman sa atin na gusto lang low-key. Yan, under the radar. Noong 1990s, ang tawag namin dito, patwitams. Yan. They want to keep things private. Oh. Ang iba naman, tinatawag na soft launching. Ba, kala mo pelikula. TV show pala ang pag-flex ng jowa ngayon. Soft launching, yan po yung magpo-post. Pero ang pinapakita lang, mga what you call the, naalala ko sa Seiko Films, suggestive shot.
Yan. Nyanyanga yung mga kamay, pipicturan, ipopost. Tapos magkakbay, nakatalikod. Oh. Tapos may picture, cover yung jowa, hindi pa i-reveal. Oh. Soft launch daw ang tawag doon. Nako, mga kabay, ito naman ang akin, ang point of view ko. Sabi nga, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Tama po. Kasi may kanya-kanya tayo ng way of expression. No, na how to express our love to somebody. No? Whether your wife, partners, or girlfriend, or jowa. No? Ang importante lang ay tunay yung inyong pagtitinginan. I think ito yung kailangan natin sagutin sa ating mga sarili. Meron ba tayong obligasyon bilang individual na kailangan malaman ng mundo? Tingin ko naman ho hindi. Pero, G pa rin tayo kung kayo magpo-post. Kasi you're expressing and sharing love. And it can be an inspiration, especially ha, kapag kayo'y mga influencer o kaya mga celebrities. So wala pong masama dyan. Whether soft launch or flex-flex o todo na, wala pong masama dyan. Ang importante, mahal ninyo ang isa't isa at masaya kayong dalawa na ginagawa yung mga bagay na pinopost ninyo. O hindi man, privately or publicly. Yun ang mahalaga sa lahat. Kasi at the end of the day, sabi nga, balik na naman, 90s, ma at pa. O malay ko, o pakialam ko. Mga, yun naman ang dating sa iba. Do whatever you wanna do with regard to showing, expressing your love to somebody. Bilang panguli, uulitin ko, suportahan ta ka. Okay! Ngayong gabi, sigurado magiging interesting ang kwentuhan natin. Kasama ang ating bisita. Usapang endings. Hindi po ito tinataya sa basketballan, na ending. And new beginnings. Hindi po ito yung inumin na energy drink. Okay, siya po ay pinakasikat na celebrity player ngayon. Pasok lamang siya sa listahan ng mga most Googled male celebrity anong nakaraang taon. Tsaka ito, ano to ha? Batang Maynila, Batang Otis, talented baller, actor, and model. Mga repa, mga rema, samahan ninyo kami. Welcome natin, Richie Rivero! You know? Richie, welcome, welcome. Hello, Yarni. How are you? Super masaya. Masaya po kasi puro basketball na ako ulit kasi galing nga po ako ng rehab, diba, sa... Oh, how was it? Okay naman na po. How is it important na ano man ang nangyayari, kailangan ma-check up kagad or magamot kagad? Kasi may mga times po na kahit kaya pa nung katawan natin, pero dahil siguro malakas lang yung muscles pa, dahil condition ka or in shape ka or what. Pero minsan po, may mga hindi na okay na nangyayari pero hindi mo lang masyado nararamdaman kasi malakas pa nga yung mga muscles mo around it. Pero kung matcheck ng doctors, pwedeng yung palala na siya. Kailangan nang i-arrest. Opo, so kailangan talaga from time to time din mapacheck, makita din ng mga may alam. Gaano katagal yung pag-ano sa'yo? Yung tawag yan, yung paggagamot? Sa akin po, medyo tumagal din. No? Opo. Ay, inooperahan niya? Ay, hindi naman po. Hindi naman kailangan ng operation. Ano, therapy? Opo, ganun lang po. So, more on strengthening lang ulit ng mga muscles. Tapos, yung mga tissues siguro na kailangan bumalik ulit yun. Oo, kasi ang mahirap yung katulad ng mga iba kong kakilala. You know, joints, di ba? Opo. Meron tayong laman between joints. Yeah. Napupudpud yun eh. Apo. Yeah. Yun, masakit yun. Cartilage po. Cartilage yun. Oh, talagang athlete to. Lama niya. No? Totoo yun. Di ba? Yun yung masakit. Especially when you're jumping. Okay. Now, you're supposed to play for professional basketball team in Taiwan. Apo. What happened there? Nag-start po ako doon. Tapos, before yung pinaka-start ng mismong league, na-cut short yung contract kasi yun nga po yung sa injury din. Since yung bata ka ba, basketball na talaga hiling mo? Hindi po. Nag-start po ako, taekwondo. Oh. Apo.
nung bata po kami sa Isabela pa po. Isabela. My wife is a national team. Ah. Oh. Tudan. Ah, black opo, belt. Opo. Black. Medalist. Oh, siya yun. Oh, yung kapatid niya, Olympian. Taekwondo. Oh, yung kuya niya, yun din, national team. Yung uncle niya, ito Jimmy, is part of the early start ng Taekwondo in the Philippines, in Las Piñas. Tapos yung sister niya, may-ari ng gym sa Amerika. Oh. Excel Gym. Lahat sila puro Taekwondo, kaya mabait ako. meron akong ganyan eh. Lugi. Alam mo tawa to? sa Inachi. sa Inachi nailas ko. But, so, Taekwondo sa Isabela. Paano mo nahiligan yung basketball? Kasi kailangan gustuhin mo yan eh, di ba? Taekwondo po yung una kong pinasok, and then volleyball. Kasi yung dad ko nag-national team ng volleyball. Wow. Pero ang gusto niya rin talaga, ang first love niya, basketball. Okay. So siguro po, dahil yung alam naman natin dati, yung mga daddies diba, pag naglalaro. Pinipilit ka, tapos kasama yung anak, nanonood yung anak, gano'n. So, eh tatlo po kami magkakapatid, palagi magkakasama. Tapos okay. Parehong puro lalaki po. So, parang in time, parang madedevelop yung, oh, tara, laro rin tayo. So, dahan-dahan na nagugustuhan namin yung basketball. Kaya nag-transition kami sabay-sabay mag-basketball. The Energy Series Generators from Powerhouse. Armed with a quick start system, equipped with a heavy-duty single-cylinder 4-stroke engine and its large fuel tank. Powerhouse Energy Series Generators. Unlimited fun, unlimited possibilities, unlimited energy. Dati ka na matangkad. You're 6'1 na. Hindi po. Ano parang na? May isang summer po ako na parang 6-7 inches yung growth spurt. Ah, kumain ka ng kanin dilaw. Star margarine. Star margarine. Marami kasi hindi nakapag-star. So anyway, from yung regular na pagsama-sama sa tatay mo, then you went to basketball, doon mo na nahiligan. Apo. Then how were you discovered to join universities? Una po si Kuya yung panganay sa amin. Okay. Kasi third po ako. Yung panganay, po, may parang common friend po ata sila daddy. Uh-huh. So pumunta siya nag-NU. NU? National University? Opo, Manila? Sampaloc po. So nag-NU siya, and then sumunod po ako after a year or two. Tapos... Binar City ka kaagad ng school? Opo, sa ano naman po ako nag-elementary? UE. UE? So medyo magkalapit lang naman po. Aha. Uh-huh. Nag one year ako after ng UE sa NU. Tapos lumipat po kami ng Lasal Green Hills. Yun yung varsity team ninyo, Lasal Green Hills. Apo. Oh. Well, that's nice. Oh. So from university, now you're going professional. Oh. Is it your dream to be part of PBA? Para po sa akin, Yorme, siguro dahil yung laking probinsya din naman ako, diba? Masasabi ko rin na kung ikaw isang basketball player o kung anumang sport yung ginagawa mo, sa atin naman ang pinakamataas na level is PBA talaga, 'di ba? So yun para talaga, you go pro. Yeah, yun yung i-aim talaga ng lahat. Uh-huh. Pero ngayon kasi syempre nagkakaroon ng opportunities yung mga Pinoy na nakakapaglaro abroad, yung mga ganun. So siguro mas lumawak lang ulit yung goals ng every athlete, every basketball player dito. Uh-huh. Pero partly, opo naman, syempre, kasi PBA is PBA, dito lalo sa atin sa Pilipinas, diba? Oo, oh, dahil nung araw, naabangan namin lagi, Don ng Palayo. Yeah. Oh, kilala mo yun? Nabot mo. Oh, yeah. Don ng Palayo, Rudy Distrito, Magsano, hindi na sila kakarelate. Tignan mo. Kaya sino yun? mga 80s. Oh, 80s. Uh-huh. Oh. Lois Saga Brothers. Napapanood mo yun? No? Apo, si daddy po kasi pinapanood. Just may mga copy siya nung mga dating. Mga Chris pa. At bawal palitan ng channel. ng tatay. Oh. Kasi nanonood silang basketball. Eh wala kaming TV nung araw. Nakikipanood lang kami. Basketball talaga. Humihinto ang mundo ng Pilipino. But I'm happy that you have that kind of goal. Na ikaw, you're going professional. And you think this will happen very soon? Ngayon po, hindi pa po namin sure. Hindi pa fully, ano. Pero pinag-uusapan din ng family and ng management. Siyempre, kung ano yung magiging next step. Paano ba yan? Kwento mo nga. Kasi sa Amerika, di ba? From school, from, I think, university, tapos pupunta ka sa pro,
May draft po. Ay, ganun din ba sa atin? Ganun din ba? Ganun din ba ang sistema? So, pupunta ka ron, idadraft ka. Opo, may draft. Kailangan piliin ka ng team. Opo, pipili po sila within dun sa ano. Tapos, meron lang number of draftees na pwedeng madraft. Okay. So, yung iba, the rest. Hindi pa. Undrafted na po kayo. Ano mangyayari sa'yo pag undrafted? Bawal na po kayo magpa-draft ulit. Pero pwede kang i-sign ata nung ibang team. No, kung gusto ng team, owner or the coach. Yeah, I think. Pwede pa rin yun. Apo. Are you going to make yourself drafted or directly hired by a team? Or whichever ang, is. Ang alam ko po sa rookie, kailangan madraft ka. Kasi, for example, yung first pick is, most of the time, yung nasa mababang team po. Okay. Yung last, siguro, nung last season. Uh-huh. So sila yung nasa top pick. Ah, ganun ba? Opo. So, para, pag nangulelat ka sa season na to, you have all the right and means to choose the first draft. Opo. Doon sa mga draft. Opo. So, ikaw pipili po. Pero yung iba po kasi, ginagawa nila, tinitrade nila yung first na pick para sa ganitong player kasi parang mas sure ako, mas gusto ko to yung mga ganun. Pero mataas po rin siyempre yung value. That's something new for me, ah. So, ikaw, whether draft or hired, it's okay for you? Opo. Okay. Question lang. Halimbawa lang, total kwento, tayong dalawa lang dito. Huwag na yun ngayon para hindi ka na malagay sa alanganin. Kung nung araw, let's bring you in time. You have Alaska, Ginebra, Coca-Cola. San Miguel, Shell, Tanduay, Pure Foods. Then nanonood ka nung bata ka rin, di ba? I would assume, magkasama kay tatay mo nanonood. Sinong team masasalihan mo? Siguro po kung ako, dahil sa wing naman ako naglalaro, punta ako ng yung Magsanok Paras na Shell. Shell! Oo, oh, Magsanok Paras. Kasi point guard ako, tapos may big man kang kasama ng Benji Paras. Kasi sa labas titira si Magsanok, yun. Nasa gitna si Benji. Si Benji. Oo, oh, abang yun. So, Shell. Shell Rimula X. Yun. Marami nangyari sa iyo over past week sa mga personal mong buhay. Ano sa tingin mo yung pinaka mabigat na nangyari sa buong buhay mo? Career. Huwag na yung love life. Career na lang tayo. Pero kung gusto mo love life, tirahin mo, okay lang sa'yo. Ano naging challenges mo? You're about to go to pro. Ano mga challenges na sa buhay mo na hindi mo makakalimutan? Marami na rin naman pong nabato sa akin, Yorme, na yung mga issue, diba, na ganyan. Mapa-love life man yan or career. Pero, ang sa akin, if alam mo kasi na nandoon ka sa tama, yung totoo. Diba, magpakatotoo ka lang. Kung ano sasabihin nila, hindi kasi siya talaga basta magmamatter din sa'yo. Kung alam mo na, hindi, ito yung totoo, ito yung paniniwalaan ko, alam naman ng Diyos, diba, mag-stick ako dito and mag-move forward ako kasi hindi ako magre-rely dun sa sasabihin ng ibang tao para ikasira lang din ng araw kung mabad trip lang ako or kung ano man. Kasi damay-damay na yun. Move on. Iyon. And maging positive lang. Ako, hari yata ako ng move on eh. Pero totoo yun ah. Especially you as an athlete, dapat tamang perspective ang mindset mo. Di ba? Yung state of mind, tama ba? So focus ka lang talaga ngayon sa career mo as basketball player or sa pro, hopefully. You're 25, po. No? 25 po. Yan ang pinakamasarap na pasok sa pro, 25, kasi malakas ang malakas ka pa. Now, while waiting for these things, no? Do you plan to do acting or guesting, teleserye or movie? Because you've done one. Yeah? Ano ba yung Tolmuts? Tama ba? Ah. Or Plume, oh. Multo yata yun eh. Tolmuts yun eh. Sino ba nag-title yun?
Ayun. Otlum. Ngayon po, may mga nababasa po akong scripts. Pero siguro tine-check pa din po kung ano yung magiging flow, yung availability, and yung story. Oo, kasi sayang naman yung oras. Apo. Di ba? Meron ka pa namang time to wait. Why? Magaling naman na, no? Apo, okay naman. Good for you. Buti naman. Okay. Ito na. Paano nagmo-move on si Richie Rivera? Mas ganun po, parang yung sinasabi ko kanina na mas focus ako dun sa kung ano yung makatingin kong makakabuti and mas importante. Kasi kung magsistay tayo dun sa, okay, may ganitong nangyari or may problema ka, kung iisipin mo siya o kung magde-dwell ka kasi dun, parang either babagal yung pag-move forward mo or hindi ka makaka-move on. So, mas iniisip ko yung ano ba yung kailangan ko. O sige, may kailangan akong basketball or kung ano man. Or nagpe-prepare ako sa ganito. Gawin ko muna ng paraan na mag-improve ako dyan. Diba? Okay. Wala pa ako ulit gagawin. Dagdagan ko lang muna ulit to para at least kung ano man yung natatanim mo, may aanihin ka din. Wala kang sinasayang na panahon. Parang gano'n na po. Ang tawag doon, you don't entertain noise. Naka-focus ka lang. Ito, napansin ko, yung mga ibang interview mo, lumalabas that you are, close-knit ang family mo. You're very close to your family. Nowadays, we know for a fact you are being challenged emotionally, psychologically. But, siyempre tayo, kailangan may matatakbuhan. Usually, mga kamag-anak natin yan, mahal natin sa buhay, like parents. What are they telling you now, nowadays? Sila po, yun nga, yung previous na interview, ang sinabi ko rin doon, sila yung nagiging matatag para rin sa akin. Kasi, ito yung pinagdadaanan ko. Na, syempre kapag ikaw yung nandiyan, tapos titingin ka dun sa parang, kumbaga, foundation mo, so makikita mong nandiyan lahat para sa'yo. Diba? Parang, one sign na siya na, hindi ka magba-back out from kahit ano man yan. Diba? And dito kami para supportahan ka. And sila yung iingay, Yorme, na nagmamatter sa akin. Diba? Yung mga sasabihin nila. Kasi yun yung, para sa akin, yung small circle na meron ako, yun yung gusto kong makita and malaman kung sino lang yun. Kasi ayoko rin naman ng sobrang dami, pero hindi mo alam kung sino lang sino yung totoo. Diba? So doon ka na lang sa konti lang. Pero alam mo, kahit sino doon, ang sasabihin sa'yo, yung kailangan mong marinig, hindi yung gusto mo lang marinig. Yun yung core. Apo. Kumbaga, yun yung core mo. No, your parents and your mga kapatid. Yes, abo. Oh, very supportive naman sila sa'yo. Apo. Say yes to feeling alright. 100 calories alright. Yes to drinking light. Yes to feeling light. Say yes to my best na ng home. Mag yes and get out of your zone. Ngayon, bukod sa mga sumusuporta sa iyo, meron naman din mga tao na saktan at tagalit. What can you say about them? Sa kanila, Yorme, parang ako, wala na, medyo nasanay na rin talaga ako na marami talaga. Do you have any obligations to explain to them? So, kung obligation, Yorme, parang wala. Wala po. Kasi, unang-una, hindi naman nila talaga alam kung ano yung mga nangyari. Diba? Ano yung totoo. Diba? Okay, kung pwedeng may marinig silang isang side, yun lang naman yung alam nila, hindi naman lahat, diba? So, yung sa akin, siguro hayaan ko sila kung ano man yung sinasabi nila, diba? Marami rin namang umaabuso. And, yung mga ganon, pwedeng hayaan na natin yan dun sa legal team natin, or kung may legal team kami, yun, pwedeng pahirambo ako. No, pero ako ang approach ko dyan, don't spend time to unnecessary noise. The same time that you're going to use or utilize to confront noise is just use it in your advantage. Eh, katulad yung kinukwento mo kanina, habang wala akong nagawa, babasa ako script, may mga offer, or pag wala naman ako binabasa, practice ako, honing my skills as an athlete. Oh, ayan. Ganun lang yan. O, ayan, masyado yung pinagpapansin yung the world is not perfect. I am not perfect.
I have faced so many failures in life. Mistakes, if I may put that in right context. Wala naman perfect na tao. I think, if I may ask you, I think by this time you've learned your lesson very well. Oh, po naman. Exactly. And that's life. Okay, sige, napambol ako. Okay. Nauntog na ako. Oh, but give me opportunity to, you know, mend my ways. Ngayon, tanong ko, ano naman ang, ano mo doon sa mga harsh comment ng mga tao tungkol sa'yo? Ganun lang din, Mayor, eh. Kasi exactly. wala talagang madudulot na mabuti kung ano man yung sasabihin nila. Parang hindi na rin para sa akin na intindihin or parang paniwalaan. Kasi alam ko naman kung ano yung mga nangyayari. But you still get hurt. Mas ano ko, Mayor, eh. Mas binabasa ko yung iba, pero iniisip ko kung may mali ako talaga dun sa sinasabi nila nga. Diba, tinitake ko siya as parang oh, sinasabihan ka nito, hindi the way niyang sinasabi, 'di ba? Pero yung meaning nung sinasabi niya sa iyo, baka mali ka naman talaga. Mm-hmm. 'Di ba? So pwedeng mag-improve din ako sa ganung bagay. Because when you get hurt, it shows that you're only human. Opo. Wala namang ano eh, mapait na salita na hindi nakakasakit ang damdamin eh. Huwag kang magbabago. O, dala ng gusto ng iba. Opo. Magbago ka for better, for yourself. Exactly. Your goals, your dreams, and aspirations. Alam mo, mahirap yung kinalalagyan mo. I mean, I cannot imagine. But again, at the end of the day, kanina, Richie, sumikat ang araw. Ngayong hapon, lulubog yun. Sigurado yun. Ganon din ang buhay ng tao. Time will fly. As we go along, we learn our lessons. At the end of the day, you're preparing yourself for the future or for tomorrow. Tomorrow. Yun na yan. Ang iyong tagumpay, hanapin kung saan manggagaling. Ipakita mo sa mundo kung saan ka magaling, may ningning tumataginting sa sarili mong entablado. Ikaw ang bida rito. Walang mas magaling kahit na sino. Walang lugar ang pagkatalo dahil nasa'yo ang panalo. Isa ka sa most Googled celebrity last year. Kung mauulit yung taon na yon, anong gusto mong gino-Google tungkol sa'yo? Sa akin, Yorme, yung championship pa rin na nabigay namin sa UP community. Yun. Kasi unang-una history siya para dun sa buong community, sa buong alma mater. Diba? Ang last pa nun, yung magsanok paras din po eh. Itong 36 years ata. Ay, wag mo na diinan. Napag-alat ako eh. Tapos, so yun. Tapos history rin kasi siya syempre para sa akin yun. So, mas gusto kong maalala ng tao yung ganun. Oh, that's nice. At 25, anong greatest learning mo pagdating sa relationship? Sa relationship, as long as, Yorme, as long as alam mong nasa tama or nasa totoo ka, diba? Wala ka naman kailangan i-regret or wala kang babalikan kasi na dapat ganito, dapat ganyan, diba? Basta doon ka lang, alam mo tama, alam mo nasa totoo ka. Tapos mas okay din, Yorme, siguro yung wala masyadong taong involved dun sa relationship kasi mas wala rin mga inyaalam. O tama ka dun sa kanina. O yung sa Plex-Plex. Abo. O pwede niyang hindi mo na kailangan i-public. Abo. Kasi yun yung sinasabi ko, if you don't feel that you don't have any obligation to show, try to make it private between you. Huh? Okay. Now, tanong, I would assume hindi ka pa mag-aasawa. Because the way tumatakbo yung usapan natin, na naka-focus ka pa on personal development as an athlete, di ba? Career ka muna ngayon. Abo. Pero ano inaharap mo sa babae? Just for the sake of conversation, anong tipo ng babae mo? Matured. Sa physical? Simple. Simple. Family-oriented and may takot sa Diyos. Ayun. Tama, importante yun. No? Okay yun, yung may takot sa Diyos. Kasi nga, we're human eh. Ah, but...
we tend to make mistakes. We sin. So, ang importante lang, like what Jesus said, mapagpatawad ang Panginoon, di ba? Kung ang Diyos nagpapatawad, tao mo lang yan. Importante yun, ha? Okay, kung bibigyan ka ng free throw sa buhay mo, another chance, kumbaga, may free throw ka, di ba? Another chance. Anong gagawin mo sa free throw mo na yun? Ako, Yorme, susubukan kong i-shoot yung free throw para dun sa mga taong ando dyan para sa akin simula nung umpisa. Yun na yun. Pero syempre, Mayor, pwede pa rin mag-mintis yan, diba? Pero yun din naman yung may konti tayong twist dyan. Kapag nag-mintis, makikita mo kasi kung sino yung mga ando dyan na re-rebound na tutulong para sa'yo. Dun sa maling nagawa mo o dun sa kung anumang pinagdadaanan mo. Hindi mo ba iisipin ito? Ito lang, ha? Titira ko. Magsosyota ba ako ng celebrity o magsosyota ako ng normal na tao? Hindi ba naisip ko? Tama yung mindset ito. Parang dalandala ka na. Hindi, wala yan. You're 25. My God, I got married at the age of 25. I'm still single, guapo, matangkad, may career. You have all the time in this world to enjoy. But I like what you said. You're gonna give that to the person who loves you and cares for you. That free throw. Idededicate mo sa kanila. Summer Pine Subdivision. Redefine modernity through marvelous simplicity. Summer Pine Subdivision lets you experience a community of pure ingenuity. Be at the center of everything. Summer Pine Subdivision, Noveleta, Cavite. Okay, ito naman, Richie. Total usapang free throw. Ikaw ba, kaya mo makipaglaro? Nang ano po? Yo! Batang Maynila ka to! Kala ko, makakalawit ko na eh. Oh, mauuhok eh. Ang galing mo, ha? Hindi, ano tayo, ano? Parang ano to, bilang isang magaling na celebrity bowler o basketballista, inahamon ka namin sa isang larong tatawagin nating Shoot the Shot. Basketball to, Chi. Okay, ito yung mga bola. At ito yung ating parang mga ring, no? Na cups. Ayan, creative, oh. O, tapos, ang mangyayari, Richie, tatayo ka doon sa kodli ng sopa. O, kasi mahaba kamay mo, eh. Abot na abot, eh, madadang. Isushoot mo yung ping pong ball sa mga ring na paper cup. Lahat ng mamimiss mo, may kaakibat na challenge. Okay. Okay. Are you G? Sige po, G tayo. G ni G, si Gedli. Ay, maling show, ah. Maling show yun. Yung pa yun sa tanghali. O, panggabi na to. Okay, bubuo tayo. Sa within 24 seconds, marami ka mamiss, mas marami kang challenges. How I wish mag-miss ka rin. Okay, so ready ka na? Sige okay, po. Sige. O, G, oh, good luck sa'yo. Yeah. Yeah. Okay, sabihin namin, ha? Do ka sa kodli. Yeah, yeah. Okay? Timer starts now. Go. Yun, sa... damihan mo pa ng pagkakamali. Okay. Yun, ang timing. Oh. Nako. Wala. Yun, isa. Oh. Okay. Oh. Tatlo. Okay, good. Good shot. Richie Rivero, 3 points. Oh. Yun, oh. Yun, oh. Pwede ng pang-BBA ito. Oh. Okay. Oh. Okay. Stop. How many seconds? Okay na. Okay. Okay. Okay? Ang dami. Ang dami. Yari. Okay. Ito na. Ang mga na-miss ni Richie Rivero. Oh, 2, 5, 7. Okay. So, 7 na challenges. 7 challenges kasi 7 na miss ni Richie within 24 seconds ng time. Ayan na.
So, pag hindi mo gusto gawin yung challenge, no-no mo ka. Ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo? Ayan, ayan. Oo, matinding laban to. Unang challenge, pakita ang huling screenshot na sinave mo sa phone mo. Oh, no! Oh. Challenge na lang po. Lakas loob ah. Screenshot. Ayan na, binubura na. Hindi po, screenshot. Okay. Dito sa camera. Ito po. Ayan. Screenshot. Ayan po, last. Ay, ML ba yan? ML po. ML oh. Talaga naman. Screenshot po, ayan po. Kaya lakas ang loob eh. Sabi, hakatira ko lang ng ML kanina. Okay. Number 2, 207, no? So, ipakita ang huling photo sa gallery ng phone mo. Huling photo. Oh. Ayan na. Photo. Ah! Kamay ko po, nag-basketball po ako kahapon. Oh, sa ring, ano, sumabit ka? Po. Hindi, sumabit sa ring po. Ah, yung net? Yung, o yung bakal mismo bakal? Po, ring, ah, dinakdak mo? Opo. Po. O kasi habit. Pag nagkamali ka ng dakdak, pag na-over mo masyado, tatama po. To eh. Oh, ingat lang, next yeah, time. Okay, tuna. Oo, oh, nakakadalawa. Ayaw tumanga. Come join the party. Come be like a good time. Enjoy the good life, all the way to town to celebrate. Celebrate. Got the sky and the sea, but you and me, let's follow the sun. Okay, isearch sa Twitter ang pangalan mo at magbasa ng isang random tweet tungkol sa'yo. Yeah, may Twitter ka naman ha? Sige po, opo. Okay, ito yung mga challenge nyo ha. Tingnan natin. Anything goes. Okay. Ayan, ano yung nakakatawa na yan? Pa-share naman. Hindi ko. Pumusulohin yan. Sige, ako mamimili. Sige po. Ikaw mag-alala, you're in good hands. Yeah. Sabi ni Mikey, may double Y. Uy, Mikey, Cortez, double Y. Version 2.0. Is Richie Rivero not interested in basketball anymore? It's been a while since he played. Yun ang tweet sa kanya. Ibig sabihin, marami na naghahanap sa'yo. Kaya, sana makuha mo talaga yung PBA. Sige po. Lalo na ako, siyempre, bilang batang Maynila. Ikaw bilang batang Maynila. We're very proud of you being in the professional league. Thank you po. Okay, pang-apat ng pito. Ipakita ang huling message ng huling taong nag-text sa'yo. Nako, parang dangerous yun. Blip lahat. kapatid ko po eh. Oo, yun. Tingnan. Ito po. Hindi naman maselan. Yun. Ayun naman pala. Kapatid naman pala talaga. Ox na. Okay. Ano to? Ingat. Ingaters. Ingaters. Maraming si. Haba ni si. Ang galing ito na Richie ah. Okay ah. Ngayon. Pang-5. Tawagan ang isang random na tao at sabihin mo sa kanyang, I miss you. Sabay baba ng phone. Sige po. Ako madali kong lulusutan to eh. Ako gagawin ko dyan eh. Ayoko naman itip sa'yo, nanay ko. yeah? Okay. Hindi po, ano na lang. Ela. Tropa na lang po. Yo, ano? Hello? Oh. I miss you. Ilalaki ka sinatawagin. Totoo! Siyempre magugulat ka, di ba? Lalaki, maskulado si Richie, biglang, I miss you. Tsaka mag-usap lang kami kahapon. Okay. Best friend ka ba? Best friend niya. Okay, picturean ang paboritong parte ng katawan at deposito sa Instagram with nauuhaw caption. Nauuhaw po ako? Parang nauuhaw po ako? Oh.
Tubig, tubig na lang daw. Okay. Hindi mo magagawa. Kahit ako, hindi ko kaya gawin. Pero sabi nila, malakas daw ang appeal ng ano, maraming abs. Oh, abs sa katawan. Okay? Oh, sabi ko naman, sa mga girls, ang hanapin mo ab, hindi abs. Kasi pag abs, oh, wala nang ginagawa kundi mag-exercise. Yung mga may ab, hanap buhay ng hanap buhay. Charot. Kapagpalusot lang. Okay. Gaita. Oh. Okay. Yan. Yun, no? Thank you, Richie. Thank you, bro. Mamaya to, tusok ka na. Oh. Panghuli. I-showcase ang galing sa pag-acting at umiyak sa harap ng camera. Mag-arte sa audition, parang that's entertainment to, no? Live audition. Bakit? Iyak. Okay. Ready ka na? Iyak. Gagawin niya. Galing ako sa tawa. Oo. Oh. Alam mo, bago ka magtuloy. Ako, ha? In fairness. Ito, I have to share it to our viewers and to you. Nora Honor, kay Xen ako. Tirso Cruz III, Nora Honor, Ian De Leon, ako. Apat kami. It's a heavy drama scene. Sobrang heavy. Alam mo, yung dalawa, dalawang professional, tawa na ng joke kaming dalawa ni Ian. Huh? Ano nangyayari dito sa dalawang to? Kami, nag-iisip kami ng script, ha? Iniisip namin. Emotion. Biglang, sabi ni Direk Mario, 5, 4, 3, 2, 1, action! Nakita mo si Nora Honor, umiyak na. Shock talaga kami. Wow! Ayun, ay talagang professional. But you can do it. Oh. Subukan ko po. Kaso matagal po ata. It's okay. Dear Kuya Eddie. 5, 4, 3, 2, 1. Action! Kuminjanti pala din. Shot na lang po. Oh, shot na lang daw. Shot na lang. Shot. Iinom na yan. Tanchan. Oh, yan. Yeah. Inom na lang. Inom. Eh, pero mahirap yan. Pero po. Tama yung ginawa mo. You have to concentrate. Usually, ang ginagawa ko doon, ito sa mga future na mag-artista, lalo na pag magdadrama, usually, you motivate yourself with your previous situation. Apo. Oh, ako kasi marami akong pagugutan. Pagka gusto kong malungkot na malungkot, isipin ko lang nung araw yung kumakain ako ng tira ng tao sa basurahan. Marami kasi akong hugot. Eh. Yung pagalaw, napapagalitan ka ng magulang. Yung nakukulata ka ng nanay mo ng hanger. Yeah. Iyak ka talaga. Yung mga kailangan nyo, may motivate. Apo. Pero tamang approach yun. That's the best way to do it, you tell the director, direct, pwede ba mag-motivate lang ako? Okay, nice one. Oh. Yeah, pati na rin yan, it goes to our future artist sa TV at pelikula. Oh, palakpakan naman diyan. Oh. Thank you Richie. Thank you din, bro. Ah, mahilig ka sa basketball. Meron kami regalo sa iyo. Ayun, no. Oh. Ayun. Discovery night. Talaga. Yeah. Thank you po. Oy, may budget kami. May pangalan ayan. Ang basketball. Discovery night. Ayun. Okay. So thank you very much sa iyo at po. Yung mga parents mo. Oh, pag-uwi mo, regalohan mo sila. Nang isang linggong ulam. Oh, ito. Yeah, isang linggong ulam ng amigo. Yeah, at saka meron pang spaghetti. Okay. Thank you po. Yeah, para naman sa ating mga manonood, nako, meron pa kami regalo para sa inyo. Scan nyo lang ang QR code sa inyong screen na nakikita ngayon at madadirect na kayo sa inyong mga official Shopee at Lazada stores ng Amigo Sigurado. Mag-add to cart at mag-checkout gamit ang promo code na FEELYORME at magkakaroon kayo ng discount. Yan ay hatid sa atin ng La Pilipina
Amigo, isang linggong ulam. Sa akin, hindi ka ulit ng ulam. Yeah! Iyan, eh. Pwede, pwede, pwede. Pwede. At ulit, mga Scoberanitis, I hope kayo, heart-heart naman dyan, palakpakan, para kay Richie Rivero. Thank you very much. Okay? Maraming salamat sa iyo. Thank you din po. Great pleasure and honor for your time and thank you very much. At kami rin po, mga kababayan, mga Scoberanitis, at yung mga hindi pa po subscriber, I hope we are not asking too much. Please do click the subscription button and click the notification button, no? Para lagi kayong updated at hindi lang kayo magiging updated sa Discovery Night dahil meron po tayo isang bagong show na ginagawa. And I would like to take this opportunity to thank each and every one of you, mga kababayan nating Pilipino, mga kapuso na patuloy na sumusuporta sa Eat Bulaga. Tayo po ay nandoon simula Lunes hanggang Biyernes, alas 12 hanggang alas 2:30. Pag Sabado, alas 11:30. At po, hatid namin sa inyo, hatid namin ay tulong at saya ng makabagong Eat Bulaga. But for the meantime, thank you for watching Discovery Night at huwag sana kayo magsawa and please do share our broadcast. Magandang gabi. I love you. Aww. Ingat kayo. Thank you. Discovery Night.